mga nubwits at mga buhay daga. Ngayon, pag-uusapan natin ay brakes or disc calipers na galing sa Zoom. Ano ba yung pasok sa budget mo? Ano ba yung para sa'yo at para sa riding style mo? Pero bago natin tignan yan, ako nga pala si Nat, isa akong cinematographer, musician at cyclist na gumagawa ng high quality bike related videos. So pag nagustuhan mo ang aking content, i-consider mo ang mag-subscribe at iwasan mo na rin mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip ka ng ads, mamamatay! Kaga ng kapitbahay at sa inyong bahay, iraratay! Itong video na ito ay sponsored ng Boutique Bike Shop sa Lazada. So kung naghahanap ka ng mga bike parts na legit, tignan mo yung shop nila, baka nandun yung hinahanap mo para sa bike mo. At ito pa yung kinagandahan sa video na ito. Si Boutique Bike Shop, nagbigay sila ng special vouchers para sa mga items para maka-discount ka. If ever, magustuhan mo yung mga feature nating mga items ngayon. Ililink ko yung Lazada ng Boutique Bike Shop sa description kasama ng mga vouchers, so pwede nyo i-check yan sa baba. Discount yan guys, discount! Itong Zoom, matagal na itong company na ito na gumagawa ng mga bike components, so kahit papaano, subok na itong mga ito. So sisimulan natin dito sa Zoom DB680. Itong Zoom DB680, mechanical disc caliper siya. Initial look, magandang build quality, solid. Gawa sa aluminum. Medyo semi-gloss yung paint job. Diba? Medyo na semi pa. So meron dyang logo ng Zoom. Dito mo ilalagay yung cable. And then, may barrel adjuster dito. Sa barrel adjuster, dyan mo i-adjust yung brakes mo if ever kailangan ng adjustments. So ito yung pinaka nasa loob ng caliper. Yan yung piston. Then, ito naman yung pinaka-spring ng piston para bumalik siya. Yung brake pads, common ito. Madaling maganap niyan. Pin lang na ganito yung nag-hold sa mga pads. Okay naman yan, never pa naman ako nalaglagan yan. Post mount din ito. So kung naka-post mount ka na frame, salpak na lang yan. Pero, kung hindi naman, included naman sa package yung mga adapters na pang IS mount or adapter para sa ibang klase ng size ng rotors. Kasama na rin dyan yung mga mounting bolts. So, hindi mo na problema magagalap ng mga ganyan kung sakali. Usually, makikita mo yung mga ganitong caliper sa mga budget MTBs tsaka road bikes na naka-disc brakes. Ang pinagkaiba nitong Zoom DB680 na ito, dual piston siya unlike ng mga stock sa budget bikes na isa lang yung gumagalaw na piston every time na nagbe-brake ka. Itong caliper na ito, dual piston, so paano ba yon? Every time na pinupull mo yung levers, yung dalawang magkabilang piston gumagalaw siya. Ang kinagandahan nito, even yung contact ng brake pads sa rotor. Pag even yan, mas malakas ang braking power. Yung mga stock brake calipers kasi sa mga budget bikes, kadalasan, isang piston lang yung gumagalaw. Parang ganito, kung ito yung rotors, tapos ito yung brake pads, ito lang yung gumagalaw. So, ang tendency, pag ito lang yung gumagalaw, mabibengkong niya yung rotor habang pinipress niya. Kasi, kailangan niya dumikit dito sa kabilang brake pads. So habang tumatagal, ang tendency mag-warp yung rotor mo. Pag dual piston, syempre even yung contact ng pads. So hindi magbe-bend yung rotor. So kung ito yung rotor, ito yung pads, sabay silang pumipindot. So kung naka-dual piston ka, ibig sabihin, pantay din yung wear and tear ng pads mo. Pag hindi kasi pantay yan, minsan ubus na yung sa kabila, yung isa hindi pa. So hindi mo na ma-maximize yung brake pads mo. Sayang! Parang sa crush mo, hindi ka umamin. Yan tuloy napunta sa iba. Sayang! So ito yung weight ng calipers na ito. Yung mga ganitong klase ng calipers, dahil medyo mura siya, I can say, pwede ito sa mga nagtitipid na gustong mag-upgrade pero ayaw gumastos ng malaki. Kunwari, single piston pa yung caliper mo, tapos gusto mo ng konting upgrade sa performance, pero hindi ka gagastos ng malaki. Goods na goods to. Yung mga road bike users na naka-disc, pwede din yan. So gagana din ito sa mga brifters na pang drop bar. Anyway, pag nag-avail ka nito, syempre, calipers lang ito. Hindi kasama yung cable, cable housing, at levers. Kadalasan naman, pag mga mag-upgrade ka, meron ka na nun eh. At syempre, meron tayong special vouchers na binigay ni Boutique Bike Shop para sa produktong ito. Link in the description. Itong next na kalahok natin, kalahok talaga, itong Zoom HB875. Actually, maraming nagre-request sa akin ito, nagawan ko daw ng review. So ito na, medyo may brief review na tayo. Simulan natin sa itsura. Matte yung finish. Yung pinaka-body ng levers, buong unit siya. Kadalasan sa mga hydraulic brakes kasi, na ganito, may takip engine sa taas na plastic. Ito, buo. Meron lang siyang red na cap dito sa reservoir. Gawa din ito sa aluminum, pati yung levers, gawa din sa aluminum. Major plus yan. Dahil, yung ibang mga budget hydraulic brakes, yung levers,
gawa sa steel. So, kakalawangin yan eventually pag hindi naalagaan. Ito, dahil aluminum, mas less na yung mga ganyang problema. And speaking of levers, gusto ko ito kasi maiksi. Pang 1 or 2 fingers yung levers niya. Siyempre, pag naka 1 finger setup ka, sa levers mo, mas okay yon. Dahil, mas marami kang daliring nakahawak sa grips para mas less aksidente or para mas less yung chance na mabitawan mo yung handlebars mo. Meron din itong reach adjustment, pero maliit na alin lang yan, ah, mga 2mm. Hindi yan katulad ng ibang levers na merong sariling pitan. Siyempre, budgeted to eh. Ang isa pa sa gusto ko sa levers na ito, yung pinaka-mounting niya sa bars, open mounting. Kasi, hindi katulad ng iba na kailangan mo pang tanggalin yung mga grips para makabit tong levers. Imagine kung naka-silicone grips ka, tapos kailangan mong tanggalin yung brake levers mo. Pain in the ass! Pero ito, dahil open mounting siya, wala ka nang kailangan tanggalin grips para ma-mount to. Amazing! 2 bolt lang ang tatanggalin mo, tapos salpak, tapos ikipan mo yung bolts, and that's it! Yan yung isa sa mga gusto kong features ng brake set na ito. Gawa ng pag-vlogger ka, baklas ka ng baklas eh, ng mga components to test other stuff. Kaya itong brake levers na to, mas madali siyang baklas-baklasin. So, goods yan. Mas madaling baklasin, mas hindi hassle. Pero may cons din to, ha. Yung pinaka-bleed port niya, hindi sakto yung bleed funnel. Yung mga standard Shimano bleed funnel. So, kailangan mo ng adapter para makapagkabit ka ng bleed funnel. Medyo hassle yon. Pero, hindi mo naman masyadong ginagawa ang pagbi-bleed. Minsan, years pa nga eh, bago mo gawin yan. So, problemahin mo na lang pag nandyan na. Anong klaseng payo yun? Anyway, punta tayo sa calipers. Semi-gloss yung finish. Medyo maliit ito kumpara sa ibang hydraulic calipers na nakikita ko. Gawa din sa aluminum yung pinaka-caliper. Merong red cap na nandyan, buo din yung pinaka-body ng calipers. So, hindi yan two-piece tulad ng iba. Ibang two-piece yung naiisip ko. Two-piece chicken! Sa tingin ko, itong ganitong design, iwas tagas. Kasi syempre, mas konti yung pwedeng tagasan ng mineral oil kumpara sa mga two-piece constructions. Post-mount ito, so kung post-mount ang bike mo, rekta na yan. Pero, kung IS-mount pa ang gamit mo, Zoom got you covered. Kasi, kasama na sa package yung mga adaptor na kailangan mo. Dual piston itong calipers na ito, na gumagamit ng ganitong pads. Sa taas din ang bunot ng mga ganitong brake pads. At pin lang din yung naghahawak at naglalak. Napaka-common ng mga ganitong pads. Hindi ka mahihirapan bumili niyan. Check mo na rin sa boutique bike shop, baka meron din sila niyan. Meron din kasamang brake shims na ganito. Anti-tanga yan. Minsan kasi pag nakatanggal yung rotor, dun mo pa napipigha yung levers eh. So malaking tulong yung shims na yan. Yung piston mukhang stainless naman, so goods yan. Ito yung pinaka-bleed port. Wala nang valve yan or gate para isara. Rekta na bleed adapters dyan. Mukhang Shimano lang naman yung may mga gate na ganun eh. Ewan ko yung ibang brands ha, pero alam ko Shimano lang yung may ganun. Pero yan, rekta na dyan. O weight naman para sa mga weight winis natin dyan. At kinumpara na rin natin yung weight sa Shimano M315 para may reference tayo. Hindi accurate yung mga readings niyan, pero makikita nyo naman na mas magana itong zoom kumpara dun sa Shimano M315. Yung brake lever feel, okay din. Wala siya nung issue na hindi consistent yung piga tulad ng ibang na-experience ng iba sa ibang brands. Braking power, malakas din naman. Mabilis lang i-bed yung rotor, so goods na goods yun. Performance, parang hindi naman nalalayo sa Shimano M315 ko. Mas gusto ko lang yung levers nitong zoom kasi mas maiksi. Parang yung ano ko, pasensya ko. Yung mga ganitong klaseng brake set, usually sa MTB to. Or mga commuter bike na naka-straight bar. Pwede din ito sa mga gravel or touring bike na naka-corner bar. Medyo uso ngayon yan eh. Pwede din pala sa loop bar to. Sa road bike, medyo tagilid to. Unless naka-hybrid setup yung RB na naka-straight bar. Yung last natin na kalahok, parang kombinasyon ng hydraulic at mechanical. Pero bago natin talakayin yan, mag-shoutout muna tayo! Shoutout nga pala kay Ero Salvador, Rainier Cas, Michael Legaspi, Iron Moreno, Joey Wanderer TV, Ralph Singh, Dietrich Luna, Saira Elisoso, Doniel John Lope, Carlo Natay, Ismael Muhammad ng Cotabato City, Renz Jansen Nido, Amard Barrios, Michael Casera, Mac Baldemoro, Joanna Vlog, Oyong Dave, JM Rante, Jake Castillo, Sam Guevara, Kurt Justin Napilot Villaflor, Daisuke Niwa, sabi ni Darwin Jabal. Shoutout daw kay Aya, Bri at Gia. Shoutout din kay Gaming Aaron, John Ver Miguel Acosta ng Palawan, Patrick Advincula, Bonifacio Taiza, Ruby Red Love John Holo, Sana All, Biker Kulafo, Ed Caberio ng Antipolo, Kenneth Dinglasan, Louis Santiago, Doc Martin Rides, kay Z,
Chad Ernest Flores, Roger Laureja, Sun Valley Cruz, Everyday Bike, JR Wanderer, Jovit Amador ng Samar, Lord Lance 31, Elizalde Balyad Official, at sa kanya, hindi ko mabanggit eh. Sa mga na-shoutout, share nyo naman yung video sa mga tropa nyo para makita nila na na-shoutout kayo. Sa mga gusto mo shoutout, lagay nyo lang hashtag shoutout. Pag mali ang nilagay mo, hindi ka masa-shoutout. Alam nyo na yan. Next, itong Zoom X-Tech HB100. Hindi naman to galing kay Boutique Bike Shop. Kay Papa Jesus dyan talaga to. Pero, meron naman sila nyan sa shop nila. So, pag nagustuhan mo ito, may link tayo dyan sa description. So, ano ba itong Zoom HB100? Ito ay cable-actuated hydraulic brakes. So, hybrid to ng mechanical at hydraulic. Kung titignan mo, meron niyang reservoir kung saan nakalagay yung mineral oil. So, ang basic concept, pag hinatak mo yung levers, itutulak nito yung mineral oil para gumalaw yung piston. Yung itsura niya, basically, parehas lang siya nung naunang hydraulic caliper natin kanina. Ang difference lang, nasa caliper na yung reservoir. Pero, yung construction niya, one piece lang din. Iwas tagas yan. Yung pinaka-actuator niya, merong rubber grommet para maiwasan din yung pagpasok ng mga dumi. May barrel adjuster tulad ng normal na mechanical calipers. Hybrid talaga ito ng mechanical at hydraulics eh. Same dun sa naunang hydraulic brakes, yung brake pads nito. Parehas na parehas yan. So hindi ka mahihirapan maganap yan, madaling makakita yan. Sa taas din ng bunot at pin lang din yung lock mechanism. Dual piston at mukhang stainless din naman yung piston nito tulad nung sa isa. Ang bleed port nito, dalawa yan. Dalawa yan kasi syempre yung calipers tsaka yung reservoir, iisa na lang. So dyan mo na yan ibibleed. Teka, gaano pa kabigat to? So kung titignan natin, mas magani to sa normal na mechanical caliper. Malamang kasi may mga steel yung mechanical calipers kaya mas mabigat yun. So nung ginamit ko ito, halos same naman siya ng braking power ng hydraulic. Ang problema lang, mas matigas nga lang siyang pindutin. Siyempre, ganun naman ang mga mechanical. Mas maraming friction points kaya mas matigas talaga yan. Though, mas malambot siya ng konting-konti sa normal na mechanical. Pero konting-konti lang. Kasama na rin pala yung mga bolt at adapter pag nag-avail ka nito. So hindi mo naiisipin yan. Ang may mga gusto nitong mga ganitong calipers, yung mga nagbabike touring. Dahil nga, yung stopping power niya pang hydraulics na merong simplicity ng mechanical. Kumbaga, mas madali kasing hanapan ng pyesa. Or pag nasiraan sila sa mga multi-day ride, madaling baunin yung mga cables. Unlike pag nasiraan ka ng full hydraulic, medyo tagilid ka na dyan. May mga sitwasyon pa nga sila na ganito na pag naputulan sila ng cable ng brakes, sinasacrifice na nila yung shifter cables nila para sa preno. So yung shifter cable na yung gagamitin nila pang-actuate ng brakes. So makakauwi pa rin sila. Kaya gustong-gusto ng mga touring at yung mga mahilig mag-multi-day ride ang cable-actuated hydraulic brakes. So sabi nila itong X-Tech, 4 months TRP daw. Pero if it does the job, okay yun. Available ito sa iba't ibang kulay. Check nyo na lang yung link ng Boutique Bike Shop. Ilalagay ko sa description. Yan yung mga brakes na meron ng Zoom. Merong mechanical, merong full hydraulic, at meron yung hybrid na cable-actuated hydraulic brakes. Marami kang options. Depende sa riding style or spending power. So maraming salamat sa Boutique Bike Shop para sa pagbibigay ng discount vouchers para sa mga noobits at subscribers natin na gustong mag-avail ng mga item na to. So papaalala ko lang, meron nga pala tayong FB at Instagram. Follow nyo ako dyan at ilalagay ko na rin yung Strava link ko sa description. Sa mga hindi pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. So ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatili mo. Bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Ang sa muli. Kita mo, pang action star yung buhok ko. Sobrang suklay.